Bago natin simulang buwasahin ang tuwaan, alamin muna natin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang taglay na kapangyarihan ni tuwaang? Pangalawa, bakit ninanais ni tuwaang na dumano sa kasal ng dalaga ng Munawon sa kabila ng pagtutol ng kanyang tiyahin? Pangatlo, paano nagapi ni tuwaang ang binata sa sakadma? Ang tuwaang ay isang epiko ng mga bagobo na ginagawa ring libangan tuwing may libing, kasal, at ritual ng pasasalamat para sa saganang ani o isang matagumpay na pangangaso. Halina't, simulan na nating basahin ang tuwaang. Nakatanggap si tuwaang ng mensahe buhat sa hangin na nagsasabi na kailangan niyang dumalo sa kasal ng dalaga ng Munawon. Huwag kang pumunta, tuwaang, babala ng kanyang tiyahin. Nararamdaman ko na mayroong masamang mangyayari sa iyo doon. Huwag kang mag-alala, tiyang. Kaya kong alagaan ang sarili ko, sinabi niyang matatag at determinadong pumunta. Hindi mo naiintindihan, tuwaang. Hindi ako natatakot sa kahit ano, tiyang. Ngayon, ang tanging nalalaman ko ay gusto kong makita ang kagandahan ng dalaga ng Munawon. Hindi pinakinggan ni tuwaang ang kanyang tiyahin. Naghanda siya ng pagdalo sa kasal. Isinuot niya ang damit na ginawa ng mga Diyos para sa kanya. Mayroon siyang hugis pusong basket na maaaring makagawa ng kidlat. Dala rin niya ang kanyang espada at panangga at isang mahabang kutsilyo. Sumakay siya sa kidlat at nakarating sa kapatagan ng Kawkawangan. Doon ay natagpuan niya ang gunggutan, isang nakapagsasalitang ibon. Gusto ng ibon na sumama sa kanya sa kasalan, kaya dinala niya ito. Nang makarating sa Munawon, siya ay magalang na pinapasok sa loob ng bulwagan, kung saan ginaganap ang kasalan. Nagsimulang magdatingan ng mga bisita. Unang dumating ay ang binata ng panayangan, pagkatapos ay ang binatang liwanon at ang binata ng sumisikat na araw. Huling dumating ang lalaking ikakasal, ang binata ng sakadna na kasama ang 100 lalaki. Nang dumating ay iniutos ng lalaki na paalisin ang mga bisitang hindi nararapat na naroon. Nainsulto si tuwaang sa sinabi ng lalaking ikakasal na silang lahat ay pulang dahon, nang ibig sabihin ay mga bayani. Nagsimula ang seremonya sa pag-aalay ng mga bisita ng mga mamahaling regalo. 2 ang natira para sa lalaking ikakasal, ngunit inamin ng binata ng sakadna na wala silang gintong plauta at gintong gitara na maitutumbas sa mga natira. Tumulong si tuwaang sa kanyang misteryong hininga at siya ay nakagawa ng gintong plauta, gitara at gong. Lumabas na ang babaeng ikakasal sa kanyang silid at nagsimulang magbigay ng nganga sa bawat isang bisita. Pagkatapos ay tumabi ito kay tuwaang na naglagay sa lalaking ikakasal sa kahiyahiyang sitwasyon. Pakiramdam ng lalaki ay nainsulto siya. Lumabas ito sa bulwagan at hinamon si tuwaang sa isang labanan. Ipakita mo sa akin na nararapat ka sa karangalang ibinigay sa iyo ng aking minamahal sa pagtabi niya sa iyo, sabi ng galit na binata ng sakadna. Labanan mo ako hanggang kamatayan. Tumayo si tuwaang at tinanggap ang hamon, ngunit hinawakan siya ng babaeng ikakasal. Bayaan mong suklayin ko muna ang iyong buhok bago mo siya labanan, sabi ng babaeng ikakasal kay tuwaang, at buong pagmamahal niyang sinuklay ang kanyang buhok. Tinitigan ni tuwaang ang babae. Nakita niyang pagmamahal at paghanga nito sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka sa pakikipaglaban sa kanya, babala ng babae. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Hinawakan ni tuwaang ang kamay ng babae at hinalikan nito.
Para sa iyo, Binibini, mag-iingat ako. Sabi niya at lumabas na ito sa bulwagan upang labanan ang lalaki. Tumango ang babaeng ikakasal at kumaway sa kanya at umaasa sa kanyang kagalingan. Hinarap nito Waang at nanggugutan ang binata ng sakana at 100 lalaki. Lumaban sila ng buong makakaya at pagkatapos ng 1 maikling pagtutunggali ay natalo niya at nanggugutan ang 94 na lalaki. Madaling nilang natalo ang 6 pang natitira. Nakatayo hanggang siya at ang binata ng sikana na lamang ang natirang nakatayo. Binato si Tuwaang ng lalaking ikakasal ng malaking bato, ngunit naging alikabok lamang ito bago pa man ito tamaan si Tuwaang. Dahil sa misidhing laban ay lumindol ang lupa at lahat ng mga puno ay nagbagsakan. Binuhat ng lalaking ikakasal si Tuwaang at ibinato ng malakas sa lupa. Lumubog ito ang nakakarating sa Hades. Sa Hades, nakita ni Tuwaang si Tuhawa, ang Diyos ng Hades. Sinabi ni Tuhawa na ang buhay ng lalaking ikakasal ay nasa gintong plauta. Lumitaw mula sa lupa si Tuwaang at pinatay ang lalaki sa pamagitan ng pagbilis sa gintong plauta. Tumakbo ng masaya ang babae sa kanya. Niyakap niya ito at hinalikan sa kanyang pisngi at labi. Maaari ka bang sumama sa akin? Tanong ni Tuwaang sa babae. Nang buong puso, sagot nito. Umuwi si Tuwaang sa kuaman kasama ang babae at ang gunggutan ay namuhay sila ng magkakasama magpakailanman.